serbisyo. Iningatan ko ang pangalan ko. Marami akong sinakripisyo, ang pamilya ko, ang buhay ko. At lahat ng iyon ay mawawala ng sansay, ng halaga. Dahil lang sa isang maling akusasyon. Alam ng Diyos, wala akong kasalanan. Pero wala akong magagawa sa ngayon para labanan ang maling inaakusa sa akin. Hindi ko alam kung anong mukhang ihaharap ko sa pamilya ko para patunayan ko na hindi totoo ang lahat na binibintang sa akin. Basta magtiwala, dapat ako huwag mamahala kung umuhos ang ulan. Ang mapagsubok may dahilan. Minsan po pala. Alam mo naman yun. Tuwing kaarawan niya, nagsisimba muna. Eh si Jero Ligario po. Pumunta sa palasyo. Gusto daw makausap si Mr. President. Last, sana imbitahin niya rin si Mr. President mamaya, no? Tsaka yung First Lady po. Psst, hindi pwede, Elmo. Nabsamahan, paano naman iimbitahin? Hindi ba't niya yung First Lady iniimbestigan? Tama na po yan. Masyadong confidential yung pinag-uusapan natin. Buti pa ako siguro, mag-visa tayo. Baka dumating yung mga bisita ni Lolo Delphine. Oo nga. Oo. Mga bata, tara. Tara, mag-visa na tayo. Lola, mag-visa na po kayo kasi kami dito po na. Kami na mahala dito, Lola. Panginoon, alam ko pong may dahilan po kayo sa lahat ng mga nangyayari sa akin ngayon. Pero hindi ko po alam ang aking gagawin. Kaya humihingi po ako ng tulong sa inyo. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok ko ngayon. Nakikiusap lang ako na sana hayaan ninyong ako na lang po ang magdusa. Huwag na pong madamay ang aking buong pamilya, lalo na si Ate Flora. Maawa ka po sa amin. Bitawan mo yan. Bitawan mo yan. Delphine, kung ano man ang problema mo, sabihin mo sa akin. Huwag ganyan. Ate, natatakot ako. May mga taong gustong sumira sa reputasyon ko. Sino? Kinasuhan ako ng ombudsman, ate. Ng plunder, graft, and corruption. Ano? Protector daw ako ni Tomas Tuason. Ano? Paano ka magiging protector ni Tomas Tuason? Hindi ba ikaw nga ang dahilan kung bakit siya nabilanggo? Pero ate, baka pangyarihan ng mga taong ito. Kaya nilang baliktarin lahat. Hawak nilang hukom. Ate, pati kayo madadamay. Pati pamilya natin madadamay. Sama-sama natin silang lalabanan. Hindi natin pwedeng palampasin ito ng ganun-ganun lang. Masyadong maapektuhan ang pamilya namin sa nangyayari sa akin. Saan na napunta ang pagkatao mo, Lily? Paano ka umabot sa ganito? Wala ka na bang kikilalang Diyos?
Kailangan matapos ang kasamaan mo. Panginoon, naniniklohol po ako sa inyo. Meron po akong nararamdamang sakit. Sana naman ay wala ito. Kailangan pa po ako ng pamilya ko. Kailangan pa po ako ni Lacardo. Kung ano man po ang nararamdaman ko, Ama, pagalingin niyo na po ako. Ayoko pa pong maging pabigat sa aking mga mahal sa buhay. Nananalig po ako na pakikinggan ninyo ang aking panalangin. Pero sa bandang huli po, naniniwala din ako na ang inyong kagustuhan ang siyang masusunod. Sa ngalan ni Jesus, na aming tagapagtigtas. Hello, Delphine. Ate. Kamusta si Cardo at si Aliana? Si Cardo ho, medyo masama pa rin yung lagay niya. Hindi pa rin siya nagigising, pero sabi ng doktor, stable naman daw siya. Si Aliana, kamusta? Delphine! Si Aliana! Kamusta si Aliana? Ate, wala na si Aliana. Wala na si Aliana, ate. Ligtas kayo, ate. Kasalanan ko po lahat ng ito. Kasalanan ko. Bakit muntik na kayo mapahamak? Maraming napahamak! Huwag mong sisihin ang sarili mo, Delphine. Salamat na lang. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoong Diyos. Si Cardo. Kamusta si Cardo? Ate, nana, palaban po si Cardo. Marami sa kanina ang nasaktan. Anong lagay ni Cardo? Ayos ba siya? Ate, kasalanan ko. Ate, kasalanan ko na. Ate. Ate. Kailangan namin ang inyong dasal, ate. Kailangan nila Cardo ng inyong dasal, ate. Lagi ko kayong pinagdarasal ni Cardo. Delphine. Lagi-lagi ko kayong pinagdarasal na maging ligtas kayong lahat. Mag-iingat kayong mabuti, ha? Anong nangyari, Lo? Nagkamali ako. Ng taong pinagkatiwalaan, Cardo. Huli na nang malaman ko na masama pala paalak nila sa atin. Cardo lang. Trinaydor ko, Cardo. Trinaydor ko kayo. Linigay ko kayo lahat sa panganib, Cardo. Kasalanan ko. Pasawarin mo ako, Cardo. Pasawarin mo ako na. Pinagbantaan nila ang lola mo. Papatayin nila kung hindi ko sila tutulungan. Wala akong magawa. Sana ako na lang ang pinatay nila. Hindi na sana kayo nadamay. Lo. Lo, niyong sisihin sa sarili niyo. Wala po kayong kasalanan.
Lo. Kando, nahihiya ako humarap sa inyo. Nahihiya ako humarap sa kalitandaan. Nahihiya ako. Lo. Ang importante, Lo. Buhay po kayo. Inaasahan niyang tayo ang magtutuloy ng laban. General, hindi ko siyang bibiguin. Hindi ko hahayaang manalo ang mga kalaban nang wala tayong ginawa. Diana, sa ngayon, hindi ko alam kung saan ako bumuha ng lakas. May dahilan kung bakit binigay sa atin ng Diyos ang isang taong tulad ni Carlo. Alam ko yun. Pero ngayon wala na siya. Wala akong panghuhunan. Ang bayan ang laging iniisip ni Cardo. Lahat ng ginawa niya ay para sa bansang ito. Doon, General, tayo huhugot ng lakas. Sa mga taong maliliit, walang laban. Sa mga taong inaapi. Sa mga taong gabi-gabing umaasa na merong magtatanggol sa kanila mula sa mga taong patuloy silang inaapi, minamaliit, at pinapahirapan. Pinagtanggol sila ni Cardo noon. Ipaglalaban natin sila ngayon. Basta't magtiwala, huwag kang matakot, huwag mabahala.